Magsisimplify naman tayo ng mga rational expressions. Bago tayo magsimplify ng rational expressions, ano ba ang rational expression? Ang rational expression, ito yung mga polynomials in fraction form. So, ang general form ng isang rational expression would be n of x all over d of x, na kung saan yung n of x mo at saka d of x mo will be your polynomial. Tapos, ang restriction na kailangan yung tatandaan na ang denominator mo ay dapat hindi equal to 0. Kasi pag nag-equal to 0 ang polynomial mo, ibig sabihin nun, it does not exist. So, ito yung rational expression. Now, paano naman mag-simplify ng isang rational expression? So, meron tayong mga examples ng rational expression dito. Meron tayong 2 over x, 3x squared over 5y, and 2x plus 1 all over x. Sila yung mga tinatawag na rational expressions kasi makikita nyo, meron tayong polynomial sa taas at meron din tayong polynomial sa baba. At ang restriction na ang dapat daw yung x mo o yung d of x mo should not be equal to 0 must satisfy yung mga rational expressions natin. Now, how do we simplify rational expressions? So, for the first example, meron akong x to the fifth all over x cubed. Kapag in-expand natin ang expressions na yan, yung x to the fifth, meron tayong limang x's, at yung x cubed naman, meron tayong tatlong x's. So, pag-simplify ng rational expression, as simple as this one, is ika-cancel nyo yung mga parehas or mga pairs nyo, tapos ang matitira na lang is dalawang x's. Kaya, x to the fifth all over x cubed is simply x squared. So, yan yung basic principle ng pag-simplify ng rational expression. Na kung saan yung exponent nyo sa denominator, isusubtract nyo lang sa exponent nyo sa numerator. Kasi, kung meron tayong example tulad nito, m raised to 235 all over m raised to 5, hindi naman advisable na mag-expand ka ng letter m at isulat mo yung m ng 235 times. So, kailangan alam niyo yung concept ng pag-simplify ng rational expression, which is, ima-minus nyo lang yung exponent sa taas doon sa exponent sa baba. Kaya, 235 minus 5, which gives you 230. So, therefore, itong expression na to can be simplified into m raised to 230. Kung meron naman tayong example tulad nito, y to the 7th all over y to the 10th, tulad ng sinabi ko, isa-subtract natin yung nasa taas sa baba. So, 7 minus 10 will give us negative 3. Now, ang negative 3 will give us y equals negative 3 at using the law of exponent na pagka meron tayong negative exponent, magiging reciprocal lang siya ng y, kaya meron tayong 1 over y raised to 3. So, kailangan rin sa pag-simplify ng rational expression, tatandaan nyo rin kung paano mag-apply ng laws of exponents. Sa example number 4 naman, meron tayong x to the 5th, y to the 10th, all over x to the 20, all over y cubed. So, i-apply natin yung algebraic way on how to simplify rational expressions at hindi na tayo mag-expand. So, ang gagawin lang natin, magsasubtract lang tayo ng exponent, given ang isinusubtract yung exponent, like terms. So, yung x will go to x at yung y will go to y. So, 5 minus 20 will give us negative 15. At para sa y, 10 minus 3 will give us positive 7. At since yung x variable mo ay may negative exponent, ang magiging sagot mo ngayon is y raised to 7 all over x raised to 15. So, it's safe to say na kapag meron kayong negative exponent, automatically ilagay nyo siya sa baba para masimplify nyo yung rational expression. Sa number 5 naman, meron akong 4m squared all over n, all over 8mn. So, to simplify this expression, isi-simplify ko itong fraction na to, which is 4 over 8. Ang simplest form ng 4 over 8 is 1 half. Tapos, yung 2 minus 1 will give me 1, kaya meron ako nag-iisang m dito. Tapos, 1 minus 1 will give us a 0. So, n raised to 0 is equal to 1. Kaya, tandaan nyo rin yung mga laws ng exponents kasi mahalaga yon sa pag-simplify ng rational expressions. So, isi-simplify ko si 1 half times m will give me m over 2. So, ito yung simplest form ng problem number 5. At sa problem number 6, meron akong 10x 12 y cubed z to the 6th all over 5x to the 5th, y 7th, z to the 2nd power. So, iisa-isahin natin yung bawat term. Meron akong numerical coefficient na pwede kong isimplify. Meron akong x, y, and z na isisimplify ko by subtracting their exponent. So, 10 over 5 ko is simply 2 kapag sinimplify ko yung fraction na yan.
12 minus 5 will give me positive 7. 3 minus 7 will give me negative 4. And 6 minus 2 will give me positive 4. So, andito sa mga expressions na to, yung y lang yung negative exponent ko, kaya ibababa ko siya. So, ang final answer mo ng pag-simplify ng rational expression na to will be 2x to the 7th, z to the 4th, all over y to the 4th.